Manila Boy, gusto ko ang pagkatao mo. Ayan, hello mga kabayang riders. Ito na po, nasa harapan ko na ang isang napakagandang Yamaha Sniper 155 o yung tinatawag nilang BBA, no? Ayan, napakaganda niya. Napaka-smooth. Bagong-bago. At higit sa lahat ay napakamahal. Ayan. Ngayong araw ay i-change oil po natin itong Yamaha Sniper 155, no? So madali lang naman siya. Madali din lang tong tutorial na ito kasi halos kung mapapansin natin, yung pwesto nung lahat ay halos parehas lang dun sa mga lumang version ng Sniper. Kaya dun sa mga beginner na gustong matuto na sila na yung mag-change oil ng kanilang motor ay napakadali lang po. Ipapakita ko ngayon sa video ito kung paano siya ginagawa step by step at kung ano yung mga specific tools na gagamitin natin. Kaya simulan na natin to. Una, bago yan, gagamit tayo ng 19mm socket wrench para i-drain natin yung lumang oil niya. Siyempre, gagamit tayo ng isang maliit na container para pang sahod doon sa matatapon na langis. Ayan. Buksan na natin itong kanyang sa pinagsasalinan ng langis. Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Ilagay na muna natin siya dito. At gagamit tayo ng 8mm na wrench. O kung meron kayong T-wrench, pwede din. 8mm po. Para mabuksan natin at makuha natin yung lumang oil filter. Reminder nga pala guys, huwag nyo itong gagawin kapag mainit pa yung makina. Kasi may tendency na malos thread yung mga traha nyo sa loob. No? Malaking problema kapag nangyari yun. Ayan, luwag na siya. Okay, tabi lang muna natin dito. So halos katulad ng sinabi ko kanina, wala po siyang pinagkaiba dun sa mga unang version ng Sniper. Ano po? Halos kung paano siya chine-change yung mga dati, halos ganun din po siya. Ayan yung kanyang oil filter. So marumi na, kaya papalitan na natin ng bagong isang genuine. So para totally drain siya, kung meron pa yung compressor, pwede nyo siyang pasingawan. O kung wala naman, itagilid nyo lang para totally drain talaga siya, no? Hintay-hintayin lang natin ng konting minuto para at least yung mga tira-tira pa sa loob mawala at mapalitan natin ng bagong langis. Ito, gumamit lang tayo ng isang malinis na basahan. Punasan natin to. Itong lagayan ng ayan ang oil filter. So ganun lang po siya kadali, ano, magtanggal. Again, reminder, huwag niyo pong gagawin kapag sobrang init pa ng makina kasi masisira yung mga thread nito kapag hinigpitan mo na. Yung paluwag okay lang, walang problema yun. Yung nga lang, kapag hinigpitan mo siya kasi napakalambot po ng thread niya, kaya kapag idiniin mo na, pinwersa mo, especially dun sa mga mabibigat ang kamay kapag naghihigpit, no? Ito po, ang paghihigpit po nito ay wag sobrang higpit. Sabi nga, huwag ka magpapadala sa emosyon mo kapag naghihigpit ka ng tornillo sa crankcase. Kasi, delikado. At saka, ito po, sa drain plug niya. No? Hindi po ito pinapaka-pwersa ng higpit. Kasi, may mga cases na nasisira ito. Natatanggal siya dahil sa sobrang pwersado ng pagkihigpit.
Tsaka if ever na itong strainer niya, matanggal nyo. At yung iba kasi nalilito kung paano ibabalik. So, ganito lang po siya. Yung pwesto niya. No? Ito yung nakasahod. Yan. So, ayun guys. Halos wala na siyang tumutulong langis. No? Pwede na natin ibalik muna. First, una muna natin ibabalik itong drain plug niya. Kasi madalas, ito yung nakakalimutan ng iba kapag nag-change oil. No? Ang gagawin nila, sasalinan ka agad nila ng langis. Nakakalimutan ito. So, ilagay nyo lagi sa isip nyo na ito muna. Ito yung unang tinanggal. Ito rin yung unang ibabalik. Okay. Ihipin lang sa kanan. Suwabe lang po ang pagkakahigpit niya. Huwag na rin sobrang higpit. At huwag rin sobrang namang luwag. Yun. Ganun lang po. At ngayon, papalitan na natin siya ng bagong oil filter. Yan. Isa itong genuine oil filter na nabibili sa Yamaha sa halagang 150 pesos lang po ata. Dito sa amin kasi 150 pesos lang sa pagkakaalam ko eh. Lalagay natin siya. Ang pwesto naman niya, itong may butas, siya yung nakaharap dito sa may takip. No? Ganyan lang siya. Okay. Tapos, ito pwede rin natin pinisan, punasan. So, ang trabaho po kasi nito, siya ang magsasala ng mga dumi. Yung mga dumi sa langis. No? So, napaka-importante po na ang pagpapalit nito kada change oil. Itong mahaba, dito siya sa baba. Dalawang maliit dito. Dalawang maiksi. Ayan. Ihitin muna siya ng nakasagad yung ulo doon sa, nakakontak yung ulo ng tornilyo doon sa mismong takip. Ayan. At ang paghihigpit po niya ay alternate, no? Hindi pwedeng isa lang muna. So, ganito po ang paghihigpit niya. Ayan. Para sabay-sabay silang humihigpit na tatlo, no? Okay? Ganyan lang po. Padali. Ayan. Okay na po siya. Hindi po siya sobrang pinapakahigpitan. Ngayon naman, isasali na natin ang kanyang bagong oil, no? Gagamit tayo ng panel. At syempre, ang capacity niya is 850 ml lamang po, ano? Ito. Isasali na natin siya, dahan-dahan lang. So, bali yung mga naunang version, ang pagkakaiba niya, 950 ml po. So, etong BBA is 850 ml lamang po. So, kung 1 liter, babawasan mo siya ng 150 ml. So, kanina, binawasan ko na ito ng 150. Kaya, kalkulado na kasi may nakalagay naman sa likod ng bote niya. Tapos, isasara na natin siya. Huwag kakalimutan itong takip. At payo ko po, habang nag-change oil, iwasang makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Kasi, madalas, nangyayari, nakakalimutan maglagay ng langis o yung drain plug sa ilalim. Kaya, pagsali ng langis, dire-diretso yung buhos. So, higpitan lang natin siya ng konti ng plies para at least kahit paano secured naman yung takip, no? Hindi basta mabubuksan kahit saan ka pumunta. So, ayan po, tapos na po natin siyang i-change oil, no? So, start natin siya. Hanggan natin tulog ng makina kapag bagong change oil. Napakaganda. Smooth na smooth.
So ayun po, sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong araw tungkol sa pag-change oil. Maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you for supporting Kabayan Moto Lifestyle Channel. God bless you and ride safe everyone.